Sa ngala ng Ama, ng Anak, Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon, nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagbihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, ang Panginoon, bukod kang pinagpala sa babae at pinagpala ng Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang inang Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos, bukod kang pinagpala at pinagpala ng Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkataon. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, Panginoong Diyos ay bukod kang pinagpala, pala naman yung anak. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, O na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao, Hesus Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mga kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Hesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Paparanong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pumbutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Libadong. Ang mga anghel ay nanggawitan, ang mga tao ay nagdiriwang sa pagsilang ng mananako na siyang tunay na anak ng Diyos. Bagamat isinilang sasabsaban ang mahirap at ang mga hari nagkukugay, sa pagkatunay na Diyos ang siyang magsasabog ng pag-ibig sa sangsinuko. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, ay tumatalima sa Panginoon, pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama, pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip, huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. San muntugunan ang ating pong itutugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ulitin po natin. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang
sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Tugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Tugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Tugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting pang-espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang kaloob ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto.
Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Magbangon ka, sabi sa kanya. Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. Nagbangon siya at iniuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao, ang nagahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta. Siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Sa pagdiriwang natin ngayon na tayo po ay nasa loob ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang at ngayong araw din pong ito, bagamat sa ibang taon na pagdiriwang, ito ay inilalaan sa araw ng Linggo. Pero ngayon po ang kapistahan ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose. Banal na mag-anak, pamilya na tinatag at ninais ng Panginoon na magkaroon sa bawat isa sa atin, pamilya. Maganda po na kamustahin natin ang pamilya. Pamilya na pinipilit, sinusubukang sirain o wasakin sa mga bagay na parang akala natin para talaga sa pamilya, magpapapatag sa pamilya, pero ito yung tuluyang tumisira at sisira kung pababayaan natin. Yung mga batas tungkol sa paghihiwalay, sa divorce, batas tungkol sa abortion, batas tungkol sa pagpatay, sa yung mga gera, ito yung mga sisira ng lubusan sa pamilya kapag hindi tayo nagbantay. Pero kamusta po ang ating mga pamilya? Sa kasalukuyan, kamusta po ang sitwasyon ng mag-asawa? Sitwasyon ng mag-asawa o relasyon ng mag-asawa maging sa kanilang mga anak. Crucial po kasi yung relasyon ng mag-asawa kasi sa murang edad ng mga bata, mahalaga sa kanila yung meron silang nakikita, naririnig, nararamdaman mismo sa kanilang mga magulang. Sa atin ba dito na mga nagsisimba maging sa online, kamusta po? Parang marami yung mas pinipili na maghiwalay, mas pinipili na mag-isa. Ano ba nangyayari sa mga mag-asawa? Bakit parang habang tumatagal, habang tumatanda, okay na lang na magkahiwalay tayo? Ha? Parang kanya-kanya ba? Yung nagiging kanya-kanya. Pero wala naman pong problema. No? Pero yung foundation ba, yung sa umpisa pa lang, naitatag ba, naging matibay ba sa umpisa pa lang? Kasi yung dahilan, bakit gustong maghiwalay? Yung dahilan. Kung titingnan natin ngayon, no? Ang anong uri ng pamilya meron tayo? Watak-watak. Pamilya na sinasabing extended. Bakit extended? Kasi yung nanay may anak sa ganito. Yung tatay may anak sa ganito. So, kapatid sa labas, kapatid sa loob. Yun ba yung intention ng Diyos? Kagustuhan ba yun ng Diyos? Decision ba yun ng Diyos? Kasi kahit kailan po, kahit anong bagay o anong material na mayroon tayo, kapag wala kang nararanasang pamilya, hindi ka talaga magiging masaya. Hindi ka magiging buo.
Kaya laging may kulang, laging naghahanap ng kukumpleto sa atin. Hindi lang talaga natin matukoy-tukoy, hindi lang natin mapangalanan. Minsan dito sa paligid natin, dito sa Divisoria, dito sa Kamba, bigla na lang may mga naglalakad na matanda, lutang, wala na sa isip. Mapapatanong, may pamilya ba ito? Kaya kahit bata, nasa lansangan, may pamilya ba ito? Paano? Kaya nga ngayon, sa pagdiriwang natin ng banal na mag-anak, no, sina Jesus, Maria at Jose, at sa bawat pagbasa na ibinibigay sa atin, kailangan natin matauhan na ang pamilya ay may misyon. At magtatagumpay lang tayo sa misyon kung gagampanan natin ang bawat role natin. May role eh. Eh sabi sa unang pagbasa, di ba? Yung, oh, mga anak, sundin ang inyong mga ama. Yung mga ama naman, protektahan ang inyong pamilya. Yung mga babae, magpasakop sa inyong asawa. Igalang ang isa't isa. So, meron bang respetuhan o paggalang sa loob ng pamilya? Kasi yung nakikita ng mga anak, lalo tigit sa murang edad, no? Napakahalaga niyan. O pwedeng mapabuti ang bata o mapasama sa kanyang nakikita at naririnig sa loob ng tahanan. Tabi-tabi po, no? Pero minsan napapaisip ka, bakit ang dami ng letra? Dati, male and female lang. Ngayon, may LGBTQIA++. Hindi tayo against, no? Kasi may kanya-kanya silang pinanggalingan, yung kanilang karanasan, kung bakit naiisip na hindi ako lalaki, hindi ako babae. May kanya-kanya silang kwento. Karanasan mismo sa loob ng tahanan. Minsan, pag meron kayo nakilala, ano kayang karanasan nito sa bahay? Diyan yan nangyayari sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay, may pang-aabuso, pang-mamaltrato, o pang-aapi. Hindi nagiging malinaw, no? Kung anong gampanin o role ng isang tatay. Na basta na lang mag-aanak, na pababayaan mo na sa kalye, yayaan mo matulog dyan sa kalye. Pag nagkaisip na, kailangan tumulong ka, magtrabaho ka, kaya marami namamalimos sa kalye. Pag nagbabiyahe ka dyan, kahit sa Ross Boulevard, delikado man, pero biglang nandiyan ang mga bata. Ang nakakalungkod, yung mga matatanda, andun na po sa ilalim ng puno. Yun, nagiinom, nagsusugal. Ang mga bata, kakatok sa pinto, tingin pera. Pag binigyan mo ng 5 piso, ay, 5 piso lang. Eh, saan natuto? Eh, hindi naman. Pag mayayaman, walang panahon sa mga anak. Iiwan sa mga kayaya, iiwan sa mga katulong. Kanino natututo? Sa mga iniiwan sa bahay. Kaya nga, di ba, sabi dito sa Ebanghelyo, importante, lalo tigit, no? Ang tatay. Protektahan ang pamilya. Eh baka ang tatay mismo ang sumisira sa pamilya dahil immature, irresponsible. Kaya lagi ko po din yung sinasabi, no? Pinapaalala sa mga nasa online, no? Sa
sa mga nagtatrabaho abroad, OFW, seaman, o kung ano man ang trabaho dyan, huwag niyong panghinayangan ang perang pamasahe na minsan ginajustify na lang, ipapadala ko na lang, sayang ang pamasahe. Umuwi kayo. Spend time with your family. Lalo tigit yung bata, no? Minsan, iniwan mo sanggol, uuwi ka, binata na. Tapos gusto mo, lambingin ka, hindi sanay. Marami sa mga kwento ng OFW, di ba? Nagsasakripisyo kayo sa abroad, nagtatrabaho, padala kayo ng padala dito, pagdating dito, gusto mo maging magulang, kaya, ba't umuwi ka ng gabi? O bakit? Dati naman wala ka dito, kahit anong oras ako umuwi. Eh, nagkakaproblema. Okay, mas masaya tayo, hiwa-hiwalay. Doon tayo nasanay. Mas tahimik tayo na, padala ka po dito, kailangan ko ng ganito. Ganun na lang ang nagiging relasyon. Provider na lang. Pero yung relasyon talaga, no? Mawawala eh. Kailangan natin pag-isipan ng mabuti, ha? Lalo na minsan, marami dito, lola na. Lolo, lola. Sa inyo na lumaki ang inyong mga apo. Mahirap ipilit po, no? Mahirap ipilit yung damdamin na dapat, anak, irespeto mo ang iyong magulang. Hindi nga sanay eh. Hindi naman talaga sa binabastos nila, no? Pero hindi lang talaga sanay. Hindi alam paano mag-express. Mm-hmm. Hindi lang alam, hindi... Pero dahil nasasaktan kasi iniisip na dapat igalang ako nito kasi hindi nga sanay. Tandaan niyo po lagi, no? Kapag sira ang pamilya, sira ang lipunan. Yan, ninais, no? Kahit anong buhay mayroon, itong banal na mag-anak, pero naging matatag. Hindi sila binigyan ng palasyo, maraming kayamanan. Talagang dumaan sa matinding pagsisikap itong si Jose at si Maria, maitaguyod lang ang kanilang anak na si Jesus. Pero naging matatag si Jesus, natuto. Sa mga anak po, no, na medyo hindi maganda ang inyong nararanasan sa inyong pamilya. Ngayon, lalo tigit na may isip ka na, kaya mong magdesisyon na, kaya mo nang alamin ano ang mabuti at tama. May mga pagkukulang man ang inyong mga magulang, pero hindi ibig sabihin, magiging pariwara ang buhay mo. Kasi ikaw din, bibigyan ka ng pagkakataon, magkaroon ng at bumuo ng sariling pamilya pagdating ng araw. So lahat ng ito nakaranasan mo sa pamilya mo, marami kang dapat na matutunan para sa hinaharap, para sa pagdating ng araw, hindi mo maulit ang pagkakamali ng iyong mga magulang. Kasama naman natin lagi ang banal na pamilya, sina Jesus, Maria at Jose. Amen? Iniaalay ni Propetang Ana ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos sa araw at gabi. Ialay din natin sa Ama ang ating mga sariling panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos
at maging tapat sa pagdulog sa Diyos ng mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan, bunga ng pag-ibig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan, naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at pinag-uusig, naway ialay sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap na kanilang dinaranas bilang angkop na pagsamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maihanay sa mga banal at mga anghel sa kanilang pagsamba sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, maging mga panalangin para sa ating mga pamilya. Mga kahilingan ng mga nanonood sa online, ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay sa namin ngayong mapagsalusaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa aming naging hayag na kapiling, dating kapiling mong ngayon naging kapwa namin, sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Sa ngala ng Panginoon,
magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-inapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Galing na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pasa.
Hinihiling namin kami ihatiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mo ang aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Merry Christmas. Good morning po, Father.